So pagamat ito'y nasula sa table of stone, God wrote this in their heart. Old covenant. Deuteronomy chapter 11 verse 18, ang sabi, therefore shall ye lay up these words in your heart and in your soul and bind them for a sign upon your hand that they may be as frontlets between your eyes. Para madali nyo ma-memorize ito. Ha? Dapat ito'y nasa inyong puso, nasa inyong kaluluwa, ang mga salita ng Diyos na ito. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 46, ang sabi, oops, okay, sabi ko rito, and he said unto them, set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do, and all the words of this law. So yun yung kapanahon pa ni Moses. Umiral pa ang panahon sa panahon pa ni David. Sabi, the law of his God is in his heart. Okay, written in the heart. Ano pa? None of his steps shall slide. Sa Psalm 14 verse 8, I delight to do thy will, O God, O my God. I delight to do thy will, O my God. Thy law is written in my heart. So makikita natin, wala pong katotohanan yung sinasabi, yung law of Moses o yung Old Testament written in the stone at yung law of Christ is written in the heart. Even the law of Moses, even the Old Testament were written in the heart. Nasulat po yun sa puso. Bagamat ito'y nasulat sa stone. Okay, all one contrary to the Bible, alam natin yun. Hindi naman talaga niya kukontrahin ang Biblia. Kaya nga, sabi niya eh, nag-send kami ng example ni Apollos. Di ba? Sabi niya, dito rin sa Korinto niya sinulat yun. Sabi niya, nag-set kami ng example kay Apollos na kayo'y mag-higit sa mga bagay na ano, nasusulat. So, ikukontra ba ni Apostol Pablo ang Bible? Hihigit ba siya sa mga nasusulat? Kukontrahin ba niya ang sinasabi ng Bible tungkol dito? No? Kaya lang, interpretation natin ang kumukontra sa Biblia. I think what Paul was talking about was the contrast between the law that was written in the stony heart and the law that was written in the fleshly heart. And we have verses that will back up this up. Okay? So makita natin itong contrast na ito. Hindi doon sa table of stone and heart, kundi ang contrast ay doon sa dalawa na namang puso. Sana dalawa ang puso ko. Yun po yun eh. Dalawang puso. Okay? May puso ng ano? Tanda na naman yan. Pusong bato. At pusong laman. Pusong mamon. Okay? At yun ang tinatalakay na naman. Pusong Pablo rito. Marami po tayong back up na mga talata. Nagpapagunan na yun. Sa Old Testament, pero rin po yun. So, basahin po natin para na masulatan siya. Ezekiel chapter 11 verse 19. Ganito po ang ating mababasa. And I will give them one heart. So, Randy Santiago, hindi pwede two hearts. Okay? Dalawang puso. One heart. And I will put a new spirit within you. And I will take what? The stony heart out of their flesh. And I will give them a heart of ano? Flesh. So makikita natin, sabi ng Diyos, aalisin ko yung iyong pusong bato. Kahit sikat ngayon niya. At lalagyan kita ng pusong naman. Okay? At yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng matigas na puso.
ba ito? Gusto ng Diyos yung puso, laman, malambot, na kayang sulatan ng Diyos.